Samantala, mahigit 400 miyembro pa raw ng Maute Group ang nasa loob ng Marawi City. Pero wala pang nakakapasok na reinforcement ang grupo. Nabawi na rin daw ng militar ang mga itinuturing na strategic position ng mga terorista. May report si June Veneracion. Makikita sa cellphone video na ito ang lakas ng bombang ibinagsak ng FA-50 fighter jet sa pwesto ng Maute Group sa Barangay Mapandi, Marawi City kaninang umaga. Sa impapawid ng Marawi, samut-saring eroplano at helicopter ang makikita. Mataas ang moral at puno ng pag-asa ang maririnig sa ilang sundalo. Kahit pa nasa 22 araw na ang bakbakan sa Marawi, ang maganda raw ngayon, ang ilang itinuturing na strategic position noon ng Maute, nakuha na raw ng mga tropa ng pamahalaan. At kung dati nahihirapan ang militar kapag nagtatago ang mga terorista sa mga moske dahil hindi nila basta-basta mapaputukan, ngayon nakikita na ito ng militar bilang oportunidad para matumbok ang pinagtataguan ng mga kalaban. It depends on the tactical commanders on how he approaches the situation. Basta sa military, if ito ay ginamit bilang position, ginamit bilang isang taguan, ginawang tambakan ng bomba, at ginawang machine gun nest, ito ay lahat ay target of opportunity. Ang sabi ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo, nasa 400 pa ang kalaban sa loob ng Marawi. Sa bilang na ito, sabi ng militar, wala pang nakapasok na reinforcement ang Maute Group. Patuloy namang biniverify ng AFP ang mga impormasyong nakalabas na ng Marawi sina Istiron Hapilon at Abdullah Maute. At ang ilang report, napatay na raw ang magkapatid na Maute na sina Madi at Omar. At mismong ang kanilang ina na si Farhana ang naglibing sa dalawa bago maaresto sa Masyo, Lanao del Sur noong nakarang linggo. June Veneracion, GMA News.